The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprung up at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil, and produced fruit 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The disciples approached him and said, Why do you speak to them in parables? He said to them in reply, Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has, more will be given, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, You shall indeed hear but not understand. You shall indeed look but never see. Gross is the heart of these people. They will hardly hear with their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be corrected, and I heal them. But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy, but he has no root and lasts only for a time. When some tribulation and persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Para ho sa homilya ngayong linggo, ay babasahin ko yung pastoral letter ng ating minamahal na obispo, Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese ng Lingayen Dagupan. At sana ho ay inyong pakinggan, pagnilayan, at sana ho ay maisabuhay din. Yung pamagat ho ng kanyang sulat o pastoral letter ay mga kamay ng Diyos at ating mga kamay. Ito po yung nilalaman ng kanyang sulat. Minamahal kong mga kapatid, nagtungong ang isang manghasik upang maghasik.
Ang Panginoon ay manghahasik. Tayo ang mga binhi. Tayo ang mga binhi sa mga kamay ng Diyos. Ang parabola ay nag-aanyayang hayaan natin ang Diyos na tayo ay mapasa Kanyang kamay. Ligtas tayo sa Kanyang piling. Gayon din naman, inaasahan mula sa atin na maihasik sa lupa. Inihahasik tayo at nahuhulog mula sa Kanyang mga kamay kung kaya tayo ay umuusbong at lumalago at namumunga. Habang taimtim nating pinagninilayan ang kamay ng Diyos na hawak tayo bilang mga binhi, ibaling ho natin ang ating paningin sa isa pang kamay, ang ating mga kamay. Habang tayo ay nagdarasal at nagpupuri, nais kong bigyang pansin ang tanong tungkol sa posisyon ng ating mga kamay kapag tayo ay umaawit o nagdarasal ng Ama namin kapag misa. Ilang saglit bago natin tanggapin ang banal na komunyon. Alalahanin natin ang ating pangunawa sa Ama namin mula sa turo mismo ng Santo Papa nang panalangin ito ay panalangin ng mga anak ng Diyos. Ang dakilang panalangin na ito ay itinuro ni Jesus ay hindi lamang panalangin ng pari o isa lamang sa maraming dasal ng mga Kristiyano. Ang Ama namin ay panalangin ng buong sambayanan ng Diyos. Ang General Instructions on the Roman Missal ay walang nabanggit tungkol sa angkop na kilos posisyon ng mga kamay kung dinarasal ang Ama namin. Sa ganitong lagay, binibigyan ang mga nanampalataya na nagdarasal umaawit ng Ama namin ng wagas na kalayaan na gawin ang anumang kilos na higit na makatutulong upang kanilang maranasan at maipahayag ang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Para sa iba, ito ay sa pamamaraan ng pagdaas ng kanilang mga kamay sa panalangin o orans posture, kung saan naipahayag nila ang kanilang pagmamahal at paggalang kalakip ng kanilang panalangin. Payagan natin sila. Ang batas ng simbahan ay pinapayagan ito. Para sa iba, nais nilang magdasal ng Ama namin na magkadikit ang mga kamay malapit sa dibdib. Hayaan natin sila. Hindi ito labag sa anumang alintuntunin. Nais kong ituro sa inyo na walang batas sa simbahan na naguutos sa atin upang paano ang angkop na posisyon ng ating mga kamay kung aawit o magdarasal tayo ng Ama namin. Ang bagay na ito ay siya ring pangkalahatang katuruan ng mga obispo sa Pilipinas. Ang pagtaas ng ating mga kamay, ang magkalakip na mga palad ay hindi makakaapekto sa ating buhay espiritual o maging sa ating kaligtasan sa hinaharap. Dapat na mas pagtuunan natin ng pansin ang duwag nating pananahimik at ang katigasan ng ating mga puso habang ating nasasaksihan ang mga pagkalabit ng baril na pumapaslang sa ating mga kapatid. Ang mga kamay na pumapatay ay nakakasakit sa Diyos. Dapat na mas pagtuunan natin ang pansin ang pagtindig natin laban sa mga masasamang kamay na gumagamit ng computer keyboards upang magkalat ng mga impormasyon na nakakasira ng reputasyon gamit mga bayarang trolls o tagapagpalaganap ng fake news. Ang mga kamay na nagpapalaganap ng fake news sa alinmang social media platforms ay nakakasakit sa Diyos. Dapat na mas pagtuunan natin ang pansin ang mga kamay na nagnanakaw sa pamahalaan, na nagsusulong pa sa kultura ng pagnanakaw
sa ikipagdurusa ng mahihirap. Ang mga kamay na nagnanakaw, mandurukot man, o mandarangbong na tagapaglingkod sa pamahalaan, ay ang mga kamay na dapat nating kinamumuhian. Ang mga kamay na nagnanakaw ay nakakasakit sa Diyos. Dapat na mas pagtuunan natin ang pansin ang mga malisyosong kamay na humahaplos ng may pagnanasa at tinuturing ang kapwa bilang sex objects na dumudungis sa mukha ng Diyos sa bawat nilalang. Ang prostitusyon at ang sex business ay sumisigaw ng may paghihiganti mula sa Diyos. Dapat na hinahamon natin ang ating mga kamay na maging higit na mapagbigay sa pagbabahagi sa mga mahihirap, may sakit at mga nagugutom. Dapat ninahamon natin ang ating mga kamay na maging higit na handa upang kalingain ang mga kamay ng mga kabataan at mga paslit na nagsasawa at hindi na interesado sa pananampalataya. Maging gabay nawa nila ang ating mga kamay. Ito ang mga bagay na dapat nating bigyang halaga. Dapat na mas pagtuunan natin ang pansin ang mga kamay na tumatangging hawakan ng kamay ng banal na tagahasik. Ano ang halaga kung pare-pareho man ang posisyon ng ating mga kamay sa panalangin ng Ama namin? Subalit, hinahayaan naman natin ang mga itong magkasala at hindi gumagawa ng mabuti. Magsumikap tayong kamtin ang pinakadakila sa mga biyayang espiritual. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mula sa katedral ng San Juan Evangelista, lungsod ng Dagupan, Hulyo 16, 2023. Socrates B. Villegas, Arsobispo ng Lingayen, Dagupan.